Hi guys! Welcome to my channel. And since matatapos na yung year 2022, gagawa tayo ng DIY calendar for 2023. Una natin gagawin ay mag-print tayo ng mismong calendar. So, i-print natin to sa short bond paper. At ang template ay nasa description below. So, check nyo na lang. Ayan. So, yun nga, napansin ko na may mga linya na puti. Iwan ko pa. Yung na-print ko. So, solution natin dyan is mag-cleaning tayo ng print head. So, access nyo lang yung maintenance sa mismong print dialog at i-clean lang natin. Yan. So, hintayin lang natin na tapos yung cleaning and then magpaprint tayo ng panibago. Yan. Ayan na po. Ayan. So, clear na siya at solid na yung mga color niya at yung print niya talaga. So, good na yan. And then, next natin ipiprint is yung photo banner ng calendar natin. So, dito, nag-edit lang ako ng picture, tapos ipiprint natin siya sa A4 na photo paper. So, ayan yung settings natin. So, naka-landscape siya. Set natin yung paper type as a premium glossy. And then, sa quality is high, but not yung pinaka quality niya na print para mabilis lang to. And then, yung sa other option is set ko siya as photo enhance para mas maging maganda yung kinalabasan ng ating photo. Ayan siya. Bali yung width ng ating picture ay naka 11 inches to para magkasing haba sila ng ating papel na ginamit natin sa kalendaryo mismo. Ang ginawa ko naman dito ay nag-laminate ako ng photo. Hindi naman siya necessary na i-laminate, but pag ganito kasi ay nakakadagdag siya ng pintab at protection na din sa picture, and then mas nagiging matibay yung kalendaryo natin. Ayan. Ang ating gagawin ay magbubutas tayo para sa sabitan. Gumamit naman ako dito ng puncher at yung eyelets niya. And so, bali dalawa yung bubutasan natin para magkabilaan naman ito. Gupitin na din natin yung sobra na papel sa magkabilang gilid. Bali, A4 kasi ginamit natin na papel sa photo, and then yung sa kalendaryo mismo ay short, kaya so sobra talaga yan. Kunin na din natin yung print natin na kalendaryo sa bond paper at make sure din na kompleto yung mga buwan at nasa tamang pagkakasunod-sunod. Ayan. At mas mainam talaga na naka-reverse sequence siya sa atin sa pag-print para yung December ay nasa likod at hindi na kayo mahihirapan sa pagkakasunod-sunod. Stapler lang natin yung ating mga papel. Bali, 5 stapler yung ginawa ko dito. Next, ididikit na natin yung photo banner at yung kalendaryo mismo gamit ang glue gun. Ayan, siguraduhin lang natin na pantay siya at nakadikit ng maayos. Ang ginawa ko naman dito ay nag-cut lang ako ng sticker paper at idinikit ko sa likod para mas maging matibay yung pinagdugtungan ng ating kalendaryo. And then,
ginupit ko lang yung sobra. At ganun din ang ginawa ko sa harap. Nagunting na ako ng mas manipis na strip ng sticker paper at idinikit ko sa my staple para matabunan siya at mas maging malinis siya tingnan. Pa-flex na lang din ang makulit kong pusa. Pa-comment, mind puti. Ayan, so last natin gagawin ay maglalagay tayo ng pangsabit. Pwede kayong gumamit dito ng mga yarn or kahit anong mga panalig dyan available sa inyo. Ayan guys, so tapos na natin gawin ng ating DIY calendar. And if you like this video, please like and subscribe to my channel. Hopefully, nakatulong to na video. And if you like this video, please comment down below and see you on my next videos. Bye!